Mga kaibigan, ngayon bibigyan ko kayo ng tip kung paano gamitin ang ating drill, saka yung mga function nitong mga button na to, ito, tapos itong mga nandito sa gilid na to. Yan, kung anong function ba nito. Bibigay ko sa inyo ngayon ng tip. Tapos ito, mga kaibigan, yan, kung mapapansin nyo dito, wait natin dito. Ito, mga kaibigan, function nito ay mapapansin nyo may 1 and 2 tayo na button para sa speed to. Speed 1, speed 2. Speed 1, yan, mahina lang pero yan, ganyan na po yung pinakasagad ng speed 1. Tapos speed 2 natin, yan, napakalakas, mga kaibigan. Ay, yun palang speed 1 to. Tapos itong speed 2, yan. Tapos ito, kung makikita nyo, mga kaibigan, itong mga to, yan, yung by number na yan, ito yung number 1, yung pagbaon at pagbunot, kung para hindi siya, kung ano, kung mababaw lang ibabaon nyo, may adjustment po tayo dito, 1, 2, 18, yan, 18 po, yan, yung pagdidrill nyo, para yung baon niya, yung lakas ng baon niya, or lakas ng pagbunot niya ng mga tornilyo, hanggang 18 po. Halimbawa, mamaya natin ang halimbawa yan. Tapos yung paglalagay po dito, to, pag maglalagay kayo dito ng screw, mga drill bit, mga kaibigan, hold nyo lang to, pag higpitan nyo, press nyo lang to, yan, yung kanyang forward, press nyo lang yung forward nya pag higpitan nyo, tapos, ano nyo lang to, hold nyo lang to, then, yan, maglalak siya dahan-dahan yung bala niya. Halimbawa, ito yung ating screw. Ito, press muna natin to pabalik. Paluwag. Yan. Paluwag siya. Saka natin to ilalagay. Yan. Pagkalagay nito, press nyo to backward. Yan. Adjust nyo lang kasi medyo sumasabla yung pag-ano natin. Paglagay. Kaya, kailangan hold yung mabuti. I-center nyo lang sa gitna. Yan. Wala tayong cameraman eh. Yan, mahirap. Yan, pag naka-center na siya, pisilin nyo lang to ng mahigpit, tapos drill nyo. Yan. Yan, okay na yan, mga kaibigan. Mahigpit na yon. Lalagay ng ganyan. Tapos, ito po yung kanyang battery capacity. Yan. Pagtatanggalin nyo naman to, hold nyo lang to, then backward naman. Yan. Luwag na siya, tanggal na siya. Nahulog na. Tapos itong battery natin, ang pagtatanggal nito, mga kaibigan, ng battery natin sa ating drill, ay press nyo lang to. Press nyo lang. Yan. Press nyo lang siya. Then press nyo ulit. Yun lang. Ganun lang kasimple, mga kaibigan. Tapos dito sa paglalagay naman nito, dito sa charger, lagi pong may pattern yan, mga kaibigan. Hanapin nyo yung pattern. Ito yung kanyang ano. Tapos dito siya nilalagay. Yan, pabaliktad. Pag hindi nyo nakita yung pattern, hindi siya papasok, mga kaibigan. Kaya hanapin nyo lagi yung pattern. Yan. Yan o. Ganyan lang siya. Then slide nyo lang. Yan. Pag nag-lock siya, okay na yon. Yan. Pag nag-lock siya, okay na yan. Pwede nyo nang i-charge. Mapapansin nyo, pabaliktad yung kanyang battery. Pag nag-charge kayo, tapos ganito siya nakalagay. Yan. Okay. Then, okay na tayo dito. Ito, testingin naman natin itong isang battery niya kung may laman din. Kasi, kadi-deliver lang nito, ewan ko kung may laman yung mga battery or may charge. Kaya, testingin na rin natin. Yan, pasok agad siya. Mapapansin nyo, pasok agad siya. Saan ka ito lang? Oh, meron din. So, mga kaibigan, sa paggamit ng drill, may iba-iba po itong bala. Kunin ko yung mga bala ng drill natin, ha? Para makita nyo. So, mga kaibigan, may iba't ibang klase tayo ng bala dito. Ito naman pambutas, sabihin natin pang drill na pambutas ng kahoy, ng simento, or ng bakal. Kung mapapansin nyo ito, mga kaibigan, focus, yan, ito. Ito mga kaibigan, pag ganito yung pang ano natin, pambutas natin, mga kaibigan, ito po ay pang kahoy. Meron siyang focus. Hop, focus. Yan, meron siyang ano sa dulo, yan, meron siyang kuntil sa dulo,
ayaw mag-focus ng ating camera. Ayan, control sa dulo. Tapos, ang pang, ano naman natin, ito naman yung ating pang concrete or pang, wait ha, medyo, yan, focus. Yan, ito yung pang concrete natin. Kung makikita nyo, meron siyang parang nakaano na, yan, yan, basta yan po yung ating pang concrete. Meron pa tayo dito isa pang pang concrete. Yan. To. Yan, yung ating pang concrete. Kasi nagamit ko na, kaya medyo madumi na. Pasensya na, yan lang ang na-demo natin. Tapos, ito naman yung pambakal. Medyo madumi na yan. Ito na lang, yan. Ito yung pambakal natin, mga kaibigan. Iba-iba po yung pambuta sa bakal, sa kahoy. Yan, ito po yung pambakal natin. Pambakal, pangyero, basta kahit anong klaseng bakal, ito po yung pambutas. Iba-iba po yung pambutas niya, mga kaibigan. Ito, wag na wag nyo ito gagamitin sa bakal kasi sira agad. Ito naman pang pang bakal natin, pag nagkamali kayo, pwede, pag nagkamali kayo at pinambutas niya sa kahoy, pwede rin makakabutas din siya. Pero may lahat po yan, may kanya-kanyang gamit po yan. Tapos ito naman yung, saan yun, nahulog. Ito naman yung bala natin sa screw. Tapos ito naman, mga kaibigan, bala natin sa drill pang tech screw. Ito po, kagaya nito. Yan. Pang tech screw natin sa yero. Yan, ito po yan. Sakto po yan dyan. Oh. Yan. Yan, okay na po sa inyo. Ito naman po, mga kaibigan, pambutas po ito sa kahoy. Yan dito, pambutas siya. Itong anong to, kaya siya may kagaya rin nito, meron siyang kuntil kasi yan ang pinaka kung saan yung pinaka center nyo, dun nyo itatapat to sa center, saka siya magdi-drill. Tapos yan mga kaibigan, may nakahanda tayo iba't ibang size ng tornilyo natin, yan lang yung nandito sa akin at wala akong iba na size kundi yan lang mga kaibigan, ito pang kahoy pang bakal na screw pang yero, pang bakal na tech screw. Subukan natin ngayon yung screw natin. Itong drill natin, ito, pasok lang uli natin, medyo malit siya. Yan. Sagad nyo lang, tapos hold nyo lang. Yan. Tapos ito mga kaibigan, bawa natin to ha. Itong by number na to, mga kaibigan, kung makikita nyo itong number na to. Kunwari, nailagay nyo siya sa number 1, yung lakas lang ng ikot niya yung, yan, halimbawa, number 1 mga kaibigan ha. Pag pinrest nyo at number 1 lang siya, yan o, ito nyo, yan lang, hindi, halos hindi na tumuloy, di ba? O, 1, nag-i-stack siya doon, ibig sabihin, maano lang siya, mahina. Pero pag sinagad nyo sa, sabihin natin sa kahit number 12, ito yung pinaka-marking niya, kita nyo ba yung marking niya? Ay mag-focus ng ating camera. Ito yung marking niya. Tapos, sagay natin sa number 12. Yan. Kayang-kaya po yung baon. Yan. Sa number 12 po, sakto lang po para may baon. Pero pag nilagay nyo sa 18, bawa to. Tanggalin muna natin ha. Lagay natin sa 18, mga kaibigan. Ito nyo ba? Yan, number 18 mga kaibigan, nakatutok sa number 18. Pag binaon natin to, baon na baon talaga. Yan. Baon na baon talaga. So, ito patang isa. Yan. Okay, tatanggal ang at walang side pit. Yan. Kung mapapansin nyo, pag nakasagad siya sa 18, yan. Tagos po siya hanggang loob pag nakasagad siya sa 18. Tumitigil lang yung drill niya pag nakasagad siya sa ay pag naabot niya na yung lakas ng 18. Tapos pag binunot niya yan at nakalagay itong adjustment yung pinakalakas niya na adjustan mga kaibigan, kunwari nasa number 6 lang, pag binuksan niyo to, pag tinanggal niyo yung tornilyo, yan. Hindi niyo siya matatanggal. Yan. Yan ang hina doon. Tapos kung na binaon nyo, number 6 lang din ito, binaon nyo. Yan, number 6. Halos naka lutang lang yung ulo ng tornilyo natin.
Yan, halos nakalutang lang. Sa number 6, sakto-sakto lang. Pero pag binunot niya sana, naka number 6, yan, hindi niya mabunot. Kasi nasa number 6 lang siya. Pag ganun mga kaibigan, hindi po sila undrill natin yon. Kailangan nyo lang i-adjust. Pag magbubunot kayo, mas maganda sa tasa nyo na mga 16, ganyan. Yan. O, yan. Ito naman mga kaibigan, kunwari masyadong makapal yung ano natin, kahoy natin, o mahaba yung tornilyo natin, sagad po natin dito yung adjustment natin. Ito yung adjust niya, yan, pansin nyo. Ito yung adjust niya, para continue lang po, hindi siya tumitigil. Halimbawa ito, retso lang siya. Hindi siya tumitigil kahit baon na, diba, hanggang sa malos thread na yung ulo ng ating tornilyo, diretso pa rin siya. Hindi siya tumitigil. Yan. O, yan. Ganong kalakas siya mga kaibigan. Paspalta natin to. Ito naman pang tech screw. Yan. Bahala natin. May nakahanda tayo dito pang tech screw. Yan. Pau natin. Yan. Yan mga kaibigan. Napakalakas niya. Kung sa ano. Napakalakas niya mga kaibigan. Tapos kung gusto niyo naman ito magbubutas kayo. Halimbawa natin, hanap tayo ng butasan. Yan. Ito medyo subok na natin itong semento natin na talagang malakas, matigas. Subukan naman natin magbutas ng semento. Ang gamitin po natin ito, hindi ko alam kung anong size nito mga kaibigan. Basta malaki siya. Iba-iba po tayo ng size. Oh. Yan. Mayroon din maliit dito. Subukan natin. Yan, ito. May mali tayo dito. Mga size lang ito. Dos ata or uno. Yan. Ito nyo. Lagay natin. Yan. Tutok natin sa pader. Ito mga kaibigan. Ito pang semento. Yan. Nakawan ba tayo ito? Yan, pag ano, ito mga kaibigan, pag nagdi-drill kayo, ito nyo itong adjustan na ito, ilagay nyo lang ito dito sa drilling. Yan, drilling po natin ilalagay, saka natin pandi-drill. Kasi pag dito lang siya sa numbering, pag din-drill nyo, ikot lang siya ng ikot. Pero pag nakalagay dito sa drill, mga kaibigan, papansin nyo, bumabaon siya. Bumabaon siya. Tapos, pwede rin natin dito lagay sa hammer. Pag sa hammer natin, palitanan natin tong malaki-laking bala. Ito, malaki-laking bala natin. Para makita nyo, lipat natin ang camera natin dito.